Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, sinasabi ni Miguel na hindi niya mapapatawad ang kanyang lolo sa ginawa nito. Binaril niya sa hita at ipinatapon sa labas ng Hermoso. Dali-dali namang pumunta si Rafa sa ospital kung saan binala ang kanyang lolo at nalaman niya na may stage 4 brain cancer ang kanyang lolo. Habang naghihintay si Mira at grupong Ikes kay Mang Ilyas, ay nakita nila sa TV si Deborah. Nakita din ni Mira si Joy na kasama ni na Deborah. At napatanong siya na kung ano daw ang ginagawa ni Joy kasama ni na Deborah. Nagtanong ang kasama ni Mira kung hindi pa ba daw sila aalis at nagtanong kung saan si Mang Ilyas. At sumagot naman si Mira na maghintay lang daw sila sa tawag nito. Sinabi ng kanyang kasamahan na siguradong may pinaplano daw si Mang Ilyas. At nag-aalala si Mira kay Joy dahil hindi pa raw ito nagpaparamdam. Pinuntahan ni Rafa si Miguel at tinanong kung wala na daw bang halaga talaga sa kanya ang kanilang pamilya. At sinagot siya na sa kanya ba talaga itatanong. At sinabi ni Rafa na oo dahil masakit daw ang kanilang lolo. Sumagot si Miguel na mayor daw siya at hindi siya doktor. At sinabi ni Rafa sa kanya na may brain cancer stage 4 si Mayor Simon. At konti na lang daw panahon ang natitira para dito. Natigilan si Miguel pero nakabawi rin at sinabi niya kay Rafa na napakaraming atraso daw ang nagawa niya. Si Mayor Simon daw ang dahilan kung bakit hindi niya kasama ang kanyang anak. Hindi niya basta-basta mapapatawad si Mayor Simon. Sa Healing Dome, sinusundan ni Joy si Baste at nakipagkita ito sa isang tauhan. Nagtanong si Baste na bakit napaaga daw ang dating nila dahil ang kanilang usapan ay pagkatapos pa ng binyagan. Ang dami niya pa daw ang gagawin pero sinagot siya na wala silang alam sa usapan ng kanilang boss dahil pinapunta lang sila. Kailangan na lang daw i-receive ni Baste at para maibaba na nila ang kargumento. Sinabi pa ni Baste na ang donasyon ay siguraduhin. Ibinigay kay Baste ang resibo at inilagay niya sa kanyang bulsa pero hindi niya ito namalayan na nahulog pala dahil may tumawag sa kanya. Dali-dali namang pinulot ni Joy at inilagay sa kanyang bulsa bago pa nakarating si Deborah at sinabi na mag-uumpisa na daw ang binyagan. Tinanong siya ni Deborah kung bakit nasa labas siya at sinabi niya na kinakabahan lang daw siya. Marami daw tao at hindi siya sanay pero sinagot siya ni Deborah na ito ang nararapat at huwag kang kabahan. At pinasunod siya ni Deborah. Sa bahay ni na Sofia, kausap niya ang kanyang ina na paalis na rin siya pero narinig niya ang sigaw ni Aling Barang na humihingi ng tulong. Pagdating niya sa kwarto ni Aling Barang ay nakita niya itong nakagapos. Tinanong ni Sofia si Aling Barang kung ano daw ang kanyang ginawa kung bakit siya tinali pero sinagot siya na wala, mga salbahe sila. Gusto niya lang daw iligtas ang kanyang apo dahil ayaw niya itong pabinyagan. Pero sinabi ni Sofia na desisyon na daw yun ni Joy at huwag na itong makialam dahil mahihirapan lang siya. Pero sinabi ni Aling Barang na pagmali hindi niya daw ito papayagan dahil ganun ang pamilya. Dahil pagmali daw ay kailangan itama ang mali at tinanong ni Aling Barang si Sofia kung hindi ba ganun ang kanilang pamilya. At humingi na si Aling Barang ng tulong kay Sofia. Sa Healing Dome ay handa ng lahat pati na rin si Deborah at ang kanyang mga deboto ay naghihiyawan at nagpapalakpakan. Nasa harap si na Joy at Miguel at nagpapalakpakan din. Ang hindi nila alam na si Mira ay nakaupo sa gilid na nakasombrero. Sinabi ni Deborah sa kanyang mga deboto na ang araw na ito ay napaka-espesyal para sa kanya. Dahil daw bukod sa pagbubukas ng kanyang Healing Dome, ang lahat ng kanyang mga deboto ay kanyang bibinyagan. Tungo daw sa kaligtasan ng mga tao at sinabi ni Deborah na umpisahan niya na ang kanyang pagbibinyag. Sinabi pa ni Deborah na ang noon daw ay namatay at muling nabuhay nang dahil sa kanyang mga kamay at tinawag niya si Joy. At ang lahat ay nagpalakpakan, kinuha siya ng isang deboto at pinaakyat sa stage. Sinabi ni Deborah na lumuho daw si Joy at tinanong siya na kung tinatanggap daw ba siya na bilang Diyos na maawain at pinagpala. Biglang tumayo si Mira at kinuha ang mikropono at sinabi na kahit kailan ay hindi kanya tatanggapin. Dahil hindi kayo Diyos tulad ng gusto niyong palabasin, Aling Deborah, ang dagdag pa ni Mira.
at pumasok ang grupong Ekes kasama si Mang Tomas at Mang Ilyas. Sinabi ni Deborah kung ano daw ang pinagsasabi ni Mira. Dumating rin si Eva kasama ni Mang Tomas at sinabi ni Mang Tomas kay Deborah na sila daw ang magpapatunay na hindi siya ang Diyos at mamamatay tao. Sumagot naman ang mga deboto ni Deborah na huwag daw siraan si Deborah, pero nagsalita si Mang Ilyas at iniharap kay Deborah ang corona at sinabi ni Mang Ilyas na ito ang patunay. Ang hawak-hawak ni Mang Ilyas ay ang koronang nawawala ng simbahang Hermoso bago pa ito masunog. Nagulat si Deborah sa kanyang nakita. At sinabi ni Mang Tomas na kung natatandaan pa daw ng kanyang mga kababayan na nasunog ang simbahang Hermoso kasama si Father Jose. At naalala nga ni Deborah ang kanyang ginawa na sinabi ni Father Jose na ibalik ang corona dahil mali ang kanyang ginagawa. Sinabi niya na kailangan daw ng tulong ng kanyang kapatid. Sinabi ni Mang Ilyas na ayon sa investigasyon daw ay walang usok ang baga ni Father Jose. May hampas daw ito sa ulo at ang ibig sabihin na namatay si Father Jose bago pa nasunog ang simbahan. Dagdag pa na sabi ni Mang Ilyas.